Okay po, maraming salamat po at magandang hapon sa lahat, lalo na sa ating mga giliw na mga taga-subaybay. At una, binabati ko ng napakagandang hapon si Ma'am Edilyn Pico, ganun din si Lieutenant General Iron Eagle Marvin Lampingalo ng 3rd Division Mindanao po, sapagkat unang-una ko pong nasilayan at nababasa ang kanilang mga pangalan po na sila ay patuloy na sumusubaybay. Ganon din sa kay kapatid na Benji Hisura, still watching now, and also Lieutenant General Eagle Marvin Lampingalo, ang kaniyang pagbati po. Good afternoon everyone, to all my SIPC around the world, most especially to our very own Supreme Commander Sir Jenny N. Pico. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Okay po, magandang hapon sa iyo my dearest General, sapagkat hindi ka nag ulang sa mga pag-subaybay mo sa ating programa po. Sa mga giliw kong mga taga-subaybay, ang dalawang programa na Sabado at Linggo po ay siguro dahil sa napakarami na ng ating kalaban, hinihak tayo na hindi makita. Pero ako po ay nagpapasalamat sa ating ekspertong IT na magawa na ng paraan. Ngayon po ay nasolve na. Ito po ay direkta sa YouTube na inyong makikita. At pagkatapos po ay ito, pwede namin maiforward sa inyo para inyong makikita at matutunghayan po ang mga programang nagdaan po. Now, ngayong hapon po, mga giliw kong mga taga-subaybay,
At ito po ay babatiin ko ng napakagandang hapon si Ma'am Laila Ani ng Zamboanga City, sapagkat dito siya patuloy na sumusubaybay. Ma'am Liems, thank you very much, sapagkat hindi mo ako at ang programa iniiwan sa araw-araw. Kaya naging malakas pa rin ako sa aking mga pag-programa, sapagkat alam kong mayroong sumusuporta at nakikinig ko. Okay, mula naman sa kay kapatid na Sally Rosalie Gonsalvo. Ang kanyang pagbati, good afternoon po, Supreme Commander Director Ginny Pico. I'm watching from Quezon City, Command. Ganun din kay kapatid na Carla Timana. Good afternoon, Sir Ginny and Pico. God bless. Watching from Kuwait. Ano? Magandang hapon, kapatid na Carla Timana. Okay. Si kapatid na Hannah Hinolsano still watching. Ganon din si kapatid na Coronel Wilbert Maganabad, watching from Hong Kong. Si Ma'am Noreen Mamuyak, still watching. Olivia Pahermo, God bless you always, Sir Jenny Pico. At ganon din kay kapatid na Hadya Sophia Salambatan Tao, still watching, ano, from Bungaw, Tawi-Tawi. Yupan Tihado Ismail, still watching. Edi Baon, watching, Sir, from Tarla Command. Your provincial commander, Coronel Edi G. Baon. God bless you more, General Pico. At ganun din kay kapatid na General Arnil Mijares from Isabela. Okay, still watching. Kayo po ang aking lakas, sapagkat patuloy ninyo akong ginagabayan. Ngayong hapon po ay ipagpatuloy ko po ang naiwang isyu, sapagkat po ako ay nag-worry, sapagkat ang mga kampo ng demonyo sa sanlibutan po ay natupad sa banal na kasulatan na parang leon na gutom na humahanap rin sila ng kanilang sisibain. Ganyan po ngayong nasa huling araw na tayo. Maniwala kayo at sa hindi, may marami pang mga Pilipino na naniniwala sa mga kababalaghan. Kaya naawa ako, sapagkat hindi ko alam kung ano ang dahilan. Sapagkat unang-una po ay paulit-ulit kong ipost at ipakikita ang katibayan at ang katotohanan, sapagkat marami pa rin ang mga naniniwala sa kwento. Kaya kung minsan nagkukwento ako, no? Pero ang mga kwento na yan ay kumbaga bitsin lang ng programa natin para may pagtawanan tayo. Basta kwento po, maring totoo at maring hindi. Pero yung dokumento po, huwag kang mag-isip na walang katotohanan. 100%, lalo na kung ang dokumento po ay pinagtibay ng Supreme Court of the Philippines po. Yan po. Pero isipin ninyo, ibabalik ko mamaya. Mayroong naniniwala na ang OCT-01-4 is fake, at ang totoo ay ang TCT-57, na kahit sa palara ng sigarilyo hindi mo mababasa. At ang nagsasalita po, isang prinsipe na hindi pa magpapakita at wala pa siyang pangalan, kundi prinsipe lang. Diyan ang iban naniniwala, tulad dito sa aking tawag niya. Anyway, mga giliw kong mga taga-subaybay, sa ngayon po, paglilinis na sa HIPC, sapagkat alam kong napakalapit na po ng araw ng ating implementation. Bakit ako na sabi yan? Sapagkat po ay halos araw-araw naming makausap ang ating global funder at ang
at ang United Nation ECOSOC tulad ni Musharraf Hussein, no, na siyang pangulo ng ECOSOC ng United Nation at ng Security Council po, no, of United Nation. So hindi ko rin kasi masasabi ang takda sapagkat alam kong at naranasan na na maraming naghihintay at mapagsamantala po para po pagka-receive nila ng balita po ay igawin nilang pamimira po sa kapwa nila Pilipino. Kaya po ayaw kong magbigay ng takda po sapagkat inihintay na lang nila kung ano ang mga development dito at saka sasabihin nila. Kaya nag-iingat na ako sa ngayon. Ito lang po ang masasabi ko. Ang naniniwala po sa HIPC at sa akin na Supreme Commander po ay akin. Ang ayaw po talagang paglilinis na ito. Alisin ko kayo. Sapagkat marami na kasing mga ginawa kong leader at mga general na sa ngayon po ay nagpanggap na na sila na ang totoong leader po. Pero napakalabo at napakalayo sapagkat unang-una po, hindi sila recognize ng Global Funder at saka ng United Nations po. Hindi basta-basta sinasabi yan. May mga dokumento na magpapatunay ng anumang posisyon at tungkulin or gampanin po dito sa ating komunidad. Hindi basta-basta sabihin mo na ikaw na. Ha? Kaya marami kasi ang yan po, naligaw dahil dyan po. At hanggang ngayon po ay nagpapagamit pa sila at gumagawa sila ng mga kasinungalingan at mga pangako na wala namang kasiguruhan. Kaya sa bayan kong Pilipinas at kababayan kong Pilipino po, maging matalino po tayo. Huwag kayong umasa sa pangako sapagkat ang pangako po maring totoo, maring hindi rin. Kaya maging matalino tayo at ang pinaka-importante po sa lahat po, dokumento, kasulatan po. Kasi hindi pwedeng sabihin mo lang na kuro-kuro at maniwala. Totoo yan na marami ang maniwala sapagkat may mga taong napakagaling na magsalita po. Ako po, biktima rin sa mga magagaling na salita na kung iyong pakinggan po ang mga pangako, akala mo po ay totoo. Now, ngayon, ang pinaka usapin natin po. Bagaman siya po ay nasa proseso na alisin. Kasi ito po ang kanyang ulitin ko kasi ito ang kanyang batayan kung bakit siya naniniwala sa kay Prinsipe. Dito muna tayo, ulitin ko po. Maring ito po ay narinig na ninyo. Ngunit ang iba hindi pa dahil mayroong nagsasabotahe po sa ating programa sa Facebook. Bagay na hindi na mabasa or mapakinggan pa ng iba. Dahil kung yung i-forward at i-send ang kanyang makikita mo, no attachment, ano? So, kaya lang, dahil mayroon tayong mga ekspertong mga IT dito, magagawa na yan ang paraan at maging ang programa ko ngayon, pagkatapos nito, maghintay lang kayo ng hindi naman matagal at mag-text lang kayo kasi papasahan namin kayo. No, ito po ang nakapagbigay ng kabahala sa akin. Sapagkat ito si Delia Sanidad po, miyembro ng HIPC.
na ikinalulungkot ko na instead na manindigan sa katotohanan at maniwala sa mga dokumento, dito siya naniwala sa mga sabi-sabi or testimony ni prinsipe na ayaw magpakita at hindi pa magpapakilala. Kaya nga ang programa noong linggo po ay binigyan ko ng title na Sa Mundo ng Kababalaghan. Sapagkat mamaya malalaman niyo kung bakit. Ito po kasi ang kanyang pinaniniwalaan. Ito po ay teks ni Delia Sanidad. At marami ang nabahala, pati ang mga miyembro nating iba, sapagkat siya po ay officers din daw ng HIPC. Ito po ang laman ng kanyang text message. Sa mga nandito, sabi niya, sundan ninyo, sa mga nandito, search ninyo yung page ni Anton Israel. Si Anton Israel po, kagaya ko rin na mayroong programa live sa FB. Isa siyang matalino at idolo ko nga. Maring iba-iba ang stroke o paraan sa pananalita, pero idolo ko siya. No? Sa mga nandito, sabi niya, search ninyo yung page ni Anton Israel, yung Mr. Prince or Principe. No? Matagal ng patay. Ay, 1 and 2 page, 1 and 2. Banggit nila doon, si TBM is ang matagal ng patay. So bago ko ituloy, ay, ako po ay babati muna sa aking mahal na chairman at TBM. Chairman, magandang hapon po sa iyo dito sa Pilipinas. At magandang madaling araw din po dyan sa Amerika po. Nandito ako uli upang ipagtanggol ko ang katotohanan, lalo na ang mga naninira ng iyong banal na pangalan bilang hari at prinsipe, sultan, no? Chairman ng Alpha Omega. Kaya huwag kang mabahala sapagkat ako po na iyong pinagkatiwalaan ay handang tumayo at haharapin sila. Ipagsanggalan kita at proteksyonan ko ang pangalan ng organisasyon ng Alpha Omega. So ganito po ang topic ko ngayon ay sa mundo ng kababalaghan. Yan ang titulo ng programa ngayong hapon, Chairman, sapagkat ang sasagutin ko po ay pawang mga kababalaghan. Sapagkat ang aligasyon po na ang tunay na sole signatory ay darating pa this month, last week of this month, na manggaling pa sa kabilang dimension. At ang edad po, 459. Yan po. Kaya, sagutin ko yan at ipapaliwanag sa kanila ang katotohanan po. Kaya nandito po ako na pinagkatiwalaan ninyo. At yan, sabi ko, ang naniniwala sa mga kabalaghan na doon kayo. At sapagkat kami po sa mundo ng tao po, sa mundo ng katotohanan, at ayaw kaming at hindi maniniwala po sa mga kwento ng mga kababalaghan. So ituloy ko, Chairman, at sigurado akong ikaw po ay sumusubaybay rin at nakikinig po sa ating programa. Kaya uli, may God bless us. At dalangin ko na bigyan ka ng malusog na pangangatawan, mahabang buhay, gagaya ng dalangin ko rin sa sarili ko sa Ama, na patuloy niyang ipagkaloob sa akin ang malusog na pangangatawan at mahabang buhay pa para magsama tayo para sa isang napakagandang hangarin natin po sa ating bayan, ang pagbabago po. Kaya Chairman, pasubaybayan mo ito. Okay, according sa kay Delia Sanidad, na kanyang kinuha or kinote niya sa interview ni Anton Israel sa kay Prinsipe. Siguro ilala na ito ni Chairman. Na si Chairman daw is matagal nang patay.
So it means that TBM na lumalabas ngayon is di totoo. Hindi daw totoo. It means na ang TBM ngayon is hindi na totoo. Sa kaisipin na lang natin, ang totoong soul signature, hindi basta lalabas ng ganun-ganun lang dahil hindi sin ang buhay. Yung King TBM ngayon, naglalakad mag-isa. Hindi hinahanting na nila dahil sa lahat ng bansa may nakadeposit na kayamanan ng mga Pilipino. At talaga hinahanap nila kung sino tunay na soul signatory. Yung sipag ako noon mag-invite dahil gusto kong makatulong sa mahihirap. Pero ano ang nangyari? Mga tao nga nangako, napako. Mamamatay na lang ang tao, mahirap di pa rin makagawa ng paraan. At according to Mr. Principe, this month, lalabas na ang tunay. Inaayos lang ang security guard niya. Napakalalim ito. Yan nga, isa-isahin natin yan. So, ganyan. Ladies and gentlemen, makailang ulit na po na ipinakita ko ang katibayan na walang ibang TBM or Tiburcio Villamor Marcos kundi ang chairman ng Alpha Omega sapagkat siya po ang may hawak na birth certificate at mga government identification po na nagpapatunay na siya nga at 3 times po nag out of office sa Supreme Court. Iyan lang po sa binanggit ko na yan. Wala nang susihihigit pa dyan kung katibayan ang pag-uusapan sapagkat haharap ka sa mga justices ng Supreme Court at manumpa. Kung ikaw ay hindi tunay, ibig sabihin na manumunumpa ka ng kasinungalingan sa harap pa ng mga hukom o justices ng Supreme Court. Yan lang. Buti sana ako isang bisis lang, baka nalukom mga justices. 3 times? Ibig sabihin, 3 times na naloko ang ating Supreme Court justices. Yan po, mga giliw kong mga taga-subaybay. So, naipakita ko na yan. No? At ang mali pa dito, sapagkat ang espiritu ng na nag-subaybay sa kanila ay siguro hindi rin maingat dito sa last paragraph ng kanyang text. At according kay Mr. Principe, this month lalabas na ang tunay. Inaayos lang ang kanyang security guard. Dito pa lang Delia Sanidad ay lalabas na hindi totoo. Saan ba ang totoo? Namatay na siya o babalik pa sa this month? Iyan ang tanong na sagutin mo. Mamili ka lang sa dalawa. Kahit sa dalawa na yan, anuman ang isasagot mo, mali ka pa rin. Kung sabihin mong namatay na, ay buhay. Kung sabihin mong darating siya ang tunay, no? Sino? Dahil hindi ka naniniwala sa kay TBM. Sino? No? Sino? Yan po. At ngayon po, dahil ang katotohanan na ayaw ng demonyo na matuloy ang programa sapagkat kung matuloy yan po ay maging matiwasay ang pamumuhay ng tao at least na siguro ang mga kriminalidad. At ayaw ng demonyo niyan. Kaya at saka napakalalim ito na hindi mo Delia Sanidad alam kung bakit hanggang ngayon daw wala pa. Alam mo, hindi ordinaryo ang umahadla ngayon ng implementation kung bakit ito po ay nadili. Sapagkat hinahadlangan ito ng 4 na makapangyarihan po sa mundo. Number 1 dyan po ay ang Committee of 300.
no? Illuminati, Rothschild, at saka yung Federal Reserve. Akala mo, pipila ka lang sa purpose. Kaya nga, dahil yan ang isip at ang puso mo, hindi ka talaga karapat dapat dito. Kaya ikaw mismo ang gumawa ng paraan or dahilan upang mapaalis ka sa HIPC. Kaya wala kang pagsisihan or sisihin dito po. So, ganyan kung ikaw ay mayroong isasagot, pwede rin naman mag-text ka at ipaliwanag ako pa rin sa iyo. Hindi yan, kaya marami akong alisin dito kasi nakapokus ang kanilang isipan sa pira, na dahil hindi na ako nangangako, ay nawala na sila ng pag-asa, kaya kumapit na sila sa kababalaghan. Number one na kababalaghan po ay ang ginagawa ng mga latagers na pangakuan ka na ang 1,000 mo po ay ang kanilang ibabalik po ay $500 billion. At ngayon na bumaba ng 350 million pesos na lang. At sa ngayon na ang pinakahuli, ang 1,000 mo po ang ibabalik po ay 1,000,000. Ano kalaking kalukuhan at kasinungalingan yan? Sa madalit sabi, yung mga naunang naglatag ng 1,000 na sana bibigyan ng 500 billion dollars ay 1,000,000 na lang. O di, yan, nag-iba. Iba nga eh, naglatag ng 1,000,000, may naibinta na house and lot dahil sa pangako na yan na kababalaghan na. Eh ngayon, ang kababalaghan ninyo ay bumaba. Ibig sabihin, niluko ninyo ang mga nauna sa inyo. At tandaan ninyo, mga giliw kong mga taga-subaybay, na mayroong batas po. At bawal po sa isang tao na magkaroon ng ganyang karaming pira, sigurado ko yan. Walang pahintulutan ha. Sa pirang ganyang karami kung hindi mo pinaghirapan. At napaka-imposible yan. Saan ninyo i-imprinta yan? At saan bangko ninyo idaan? Buti ni, sana kung 1,000 lang pinangakuan nyo, eh, 1,000 na yan. Ibig sabihin, 1,000, 500 billion, 500 trillion. Oh, hindi pa nyo in-imagine yan. At walang legal na pera na hindi dumaan po sa Central Bank. Ang baka inisip ninyo na ibigay lang sa inyo diretso, wala yan. Hindi maging legal tender yan kapag hindi dumaan sa bangko po, sa Central Bank. Kaya sana po ang mga giliw kong mga taga-subaybay ay maniwala kayo sa batas. Huwag yung sa mga matatamis na dila at mapupulang bibig po sapagkat maliligaw po kayo. At magtanong kayo kung ano ang naaayon na sa batas po. Kasi no one is above the law. Kung gumawa ka ng labag sa batas, ibig sabihin criminal ka. Kaya, mga giliw kong mga taga-subaybay. Now, ngayon, punta tayo sa sinabi na dito naman ang nagsasalita maliban sa kay Delia na nagsasalita po. Ito po ay mula naman kay Joey Ramirez. Totoo po ba na kaya kayo nag-invite? Nang invite ay dahil may kita kayo na taga 500 kada tao. Kaya kumikita kayo sa invite. At kung talagang may pundo po, ibibigay yan ng mga Marcos na ni 5 duling ay di gagastos ang mga Pilipino dahil di nila gustutuhin maghirap ang
kapwa nila Pilipino. Ikaw lang ang nagsasalita niyan. At isa pa, you know, ay hindi naman na, iyan ang inaasahan namin na pira ni Marcos. No? Sapagkat sa kanya, yun yung komisyon niya yun, yung kayamanan niya. Ang pira na pinag-uusapan dito po ay pira ito ng God of Quran ng mga royal family na kung saan si Marcos po ang legal counsel. Yan po. Sa iyong kaliwanagan po. Kasi konti lang naman dito ang sasagutin ko sa iyo. Yan ang paniwala mo. So, nasagot na natin yan. Now, ngayon, apunta tayo sa isyo sa interview ni Ka-Anton sa kay Prinsipe na hindi daw totoo ang OCT-T01-4. Ang totoo daw TCT-57. Pero wala pa akong nakita at nabasa. So, pwede ba, kapatid, na kuhan mo dito ang isang kuhan lang at titulo galing sa kuhan na at ng Supreme Court. Patunay na totoo. Ang hindi totoo yung sinabi mo, Prinsipe, na si TCT-57. Wala kasi akong nakita or nabasa niyan. At kung mayroon man, please, lagay mo dito sa kahit sa programa na lang ni Ka-Anton Israel para mapaniwalaan ka kasi na-notice ko habang ini-interview ka, wala rin akong makikitang dokumento na ayon sa iyong mga sinasabi. Kundi ang narinig ko po na hindi ka pwedeng magpakita dahil hindi pa panahon at hindi rin kayo nagpapakilala. No? Ang iyong sinasabi na sole signature po ay manggaling pa sa another dimension. At tatlong bisis mo natandaan ko, tinanong ka ni Anton. At mayroon kang sinagot doon na si Dr. Jose Rizal po, 1,000 years more ang kanyang edad. Yan po. Ginamit ko yung 1,000 years more kasi yan ang lumabas sa iyong bibig. Hindi ko ginamit na 1,000 years, no? More na kung ano man, kundi sinundan ko ang iyong salita, words by words. Mga giliw kong mga tagapakinig, hindi kaya kababalaghan yan, kaghiwagaan na. Naalam na natin na si Dr. Jose Rizal po ay naisilang noong June 1861, meaning 159 years old. Kung buhay pa siya, ibig sabihin, nililigaw mo ang mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan. Ngayon, ito si Delia at saka si Joey Ramirez, baka maniwala, at ituro yan sa kanyang mga anak at apo. Napakalaking kasalanan niya na turuan mo ng mali ang kababayan mong Pilipino na si Dr. Jose Rizal is more than 1,000 years old. More. Diba? Kaya mga giliw kong mga tersubay, huwag kayong maniwala. Pero kung maniwala kayo, di anumang pakialam. Kaya lang, napaka-kwan. At kung totoo, at ang hindi mo pinapakilala ang pangalan ng iyong sole signatory. Pero ang binigyan ng kapangyarihan po at napakaliwanag ang nakasulat po na ang sole signatory, sole heir, sole owner, and sole signatory po, no other than Tiburcio Villamor Marcos, aka TBM LSM 666. Yan po ang nakasulat. Pero itong dalawa hindi naniwala. Kundi ang pinaniniwalaan nila na sole signatory ay manggaling pa sa
kabilang dimension na pupunta ngayong buwan, hinihintay lang ang security at ang edad ay 459. Kaya mundo ng kababalaghan at mundo ng hindi mapaniwalaan. Diyan kayo naniwala. Kaya tatlong bisis ko ito ulitin, Mr. Joey Ramirez at Adelia Sanidad. Sapagkat naawa ako sa inyo na iyan pala, kung ituro nyo sa mga apo nyo yan, tatanda ang mga apo ninyo na makipagtalo sa iba na ang edad, Dr. Jose Rizal, is more than 1,000 years. Diyan kayo maniwala. Kaya nga ang titulo ng ating programa ay Sa Mundo ng Kababalaghan. Yan po. So, ganyan po, ito po. Hindi naman lahat pinakita ko kasi tatlong bisis na. Ito po ang nasa screen po. Ay, ayan po. Ay, original certificate of title ng T-01-4. Yung sinasabi ni prinsipe ninyo na TCT-57, nakita ninyo? Saan ang paniwalaan ninyo itong original certificate of title? Ha? Na T-01-4, taas ko sinong pirma. Ang nagpirma? Meron? Wala. Kasi may another page yan eh. Okay. At ang Supreme Court order, tungkol Supreme Court order. Alam ninyo, 16 Supreme Court order po ang hawak ko. Ang Supreme Court order na mayroong kan? Second page. Second page. Yan po. Okay, yan po ang nagpirma. Hindi nyo mapaniwalaan. Babasahin natin. 1976 po. Supreme Court of the Philippines, August 11, ha? Birthday pa pala ni Tiburcio, oh. 1976. Sa taas, brad, basa ko na ang OCTT-01-4. Sa first, yan. Yan, be. Yan, mamili ka lang dito eh. Original certificate of title yan. Nang, yan o. Ito, para malaman ninyo, as in the Philippines, yan, no? Ano yan, ha? Entered pursuant to decree of 0-4 protocol by virtue of the supreme order of the Royal Crown of England in accordance with the order of the Royal Audiencia de Manila, na? Audiencia de Manila under date of 17th day of January 1764 issued by the province of Manila, Philippines Island, case number 7, ganyan, no? Taas pa taas. Hanap ko pa ng iba, napakarami dito eh. Kung titulo ang pag-usapan, nakala ninyo, ayan, Supreme Court order. Napakarami. So, ganyan. Tapos, isang titulo pa. Pakita, isang titulo. Ayan, napakarami. Ayan. Sa mga hindi naniniwala at doon kayo naniniwala kay prinsipe, okay lang. Basta ako, pag ang miyembro ng HFPC po, kahit miyembro pa siya, kung wala siyang paniniwala dito, at saka, alisin ko talaga for what grounds at purpose na manatili kayo sa HFPC. Ito po, napakaliwanag po. Ito po, Republic of the Philippines, Department of Justice, Land Registration Commission, Registry of Deeds for the Pasig Rizal, Original Transfer Certificate of Title, T-01-4,
T-01-4 Office Umaya, ano? Ngayon, sabihin mong fake yan at maniwala ka sa kinuwento ni prinsipe ninyo? Oh. Oh, page 1 of 9, no? Kaya, kung bakit ako nagkaganito, kasi naawa ako sa mga taong mailigaw ng masasamang espiritu. Maniwala kayo? Turuan kayo ng aral na si Rizal may get na 1,000 taon. Eh di, napakamali yan at baka may kwento nyo sa inyong mga anak at apo, di. O, oh, yan po. Owner's original cafe yan. O, oh, tingnan nyo yan. Mga giliw kong taga-subaybay. O, sino si Prinsipe para sabihin niya na ito ay fake? Samantala, nasalita siya, wala siya naman ipakita. Nakagaya yan kay Soriano na taga-Hong Kong. Salita siya ng salita hanggang ngayon. Wala siyang naipakita. Kaya mga giliw kong mga taga-subaybay po, sana po ay malinawan kayo at manindigan sapagkat ang pagkakamali natin minsan na hindi natin namalayan, baka pag sisihan natin yan ng buong buhay natin. O, tulad ng mga latagers na nagsabi na ang HIPC daw ay fake. Pero hindi nila alam. Hanggang po sa pagsakay ninyo sa aeroplano, galing Mindanao po, naka-uniforme pa kayo ng HIPC. Hindi kayo mahiya nang mag-attend kayo ng birthday at meeting ninyo doon. Na? Oh, yan nga. Pero darating ang panahon po na mag-complain ako ng lahat na nagumagamit ng uniforme ng HIPC po at hindi siya membro na, ay ipahuli ko. Totoo yan. At dito po sa HIPC po, hindi kami nangangailangan ng marami. Tama na kami. Pero sa mga gustong umanib at pumasok po, ay wala naman tayong karapatan na pigilan sila o hadlangan na sapagkat po naipakita natin kahapon na may pakita mo uli ang yung may yellow kahapon, yung tungkol sa Infinite Bank Statement po. Napakalapit na po. Kahit alam ko, ayaw kong sabihin. Yan po ang napakaliwanag po. Yung may marking na yellow. Oh, yan, napakalinaw po sa taas. Oh. Ang general owner ng Global Funds in the Philippine Islands. Oh. People of the Philippine Islands. Sunod, ang general beneficiary po. People of the Philippine Islands. Note, these confirmed accounts are intended, yan, later mo lang, intended and directed for the humanitarian and national economic development for the people of the Philippine Islands. Yan po. Kaya may karapatan ang bawat Pilipino po. Okay, bago tayo magpatuloy ay magkakaroon tayo ng isang break at tayo po ay makikinig ng magagandang music para okay. Hindi, sunod yan eh. Eh, sunod ko yan. Ito unahin ko muna. Hindi pa. Ayo. Oh, ito po, kailangan po, no? Kasi magkakaroon tayo muna ng break sapagkat kailangan din natin 'yan, no? Okay. Okay po. Makinig muna tayo ng magagandang music habang tayo po ay nag-break, no? Dahil
minsan na gusto rin natin na mag-break. Ayan. Okay, sapagkat hindi mo ako iniwan sa panahon ng mga kagipitan, ikaw po ay nananatiling tapat sa tabi ko. Maraming salamat. Okay, ang sunod din po na hinangaan ko ay si Ma'am Liims. Nasa araw-araw na ginagawa kong programa po, nangunguna at nahuhuli sa monitor ng computer po ang kanyang pangalan po. Ang kanyang pagbati, ay magandang hapon muli sa ating lahat, lalo na sa ating mahal na Supremo Sir General Jenny N. Pico at sa lahat ng mga ka-HIPC Alpha Omega sa buong mundo. Ingat po tayong lahat, mabuhay ka, HIPC Alpha Omega Family. Allah. God bless us and protect us all. Thanks. Snappy salute, Sir Supremo. We love and care you, Sir Supremo. From us, Sambuanga del Sur, Commander, 3rd Division, Mindanao. Yan po ang nagabigay sa akin ng lakas. Sapagkat mayroong nagmamahal at nag-iingat sa akin. Yan ang kailangan ko. Hindi ang sobrang talino, hindi ang sobrang tapang, katapatan. At ipaabot po ang aking pag-abate sa kay General Imlani Ani ng Provost Martial ng buong 3rd Division Mindanao po. Ang aking pinagkatiwalaan, mabait at tapat. Yan po. Wala naman kayong dapat alalahanin sa akin sapagkat nasa mabuti naman akong kalagayan. Kaya lang hindi maiwasan na marami naman tayong kalaban. Sapagkat ang mga ahensya o ahinti ng demonyo po ay parang leon at tigring gutom na humahanap rin ang kanilang sisibay. Salamat sa Panginoong Diyos na siyang gumagabay sa akin. At sa inyo po, mga minamahal kong HIPC officers and members po. Salamat. Hindi na magtatagal po at magtatagumpay na po tayo. Alam ba ninyo na ang leader ng United Nations at ng Alpha Omega, bukas nga makipag-usap dito sa mga staff ko dito sa opisina. Kaya kung aking ipakita dito, araw-araw po, puno kami dito at masaya kami. Sabay-sabay kaming kumain, sabay-sabay kaming magpasalamat sa Panginoon. At may pagkakataon na nagsasayawan kami dito. Totoo yan. Sa wala ng tiwala sa akin, goodbye, no problem. Kung doon kayo naniwala sa mga kababalagan, sa mga kwento, di okay. That is, you're right. Wala namang problema yan kasi mayroon tayong tinatawagan freedom of choice. Diba? May free will tayo po. Ganyan na. At higit sa lahat po, ito po ay babatiin ko ang minamahal kong kapatid na mula noon hindi ko nakitaan naghina ang kanyang paniniwala at pananampalataya po sa programa. Talagang matutuloy po ito sa napakaiksing panahon na lamang. At ang aking minamahal na kapatid na si Rimi Lacunsay po. Napakalaking utang ng loob ng HIPC po sa kanya.
Hindi ko lang maikikwento sa inyo. Sa totoo, siya po ang may-ari ng opisina na ito. Isang kapatid sa pananampalataya at kapatid sa isang bishop. Na minsan hindi ko nakitaan na nanghina siya sa bagay na marami na akong inalis sa paligid niya, pero nanatili siyang matatagpo. Salamat, salamat kapatid na Remy Lacunsay po. Napakalaki utang na loob ng HIPC. Ako po sa lahat ng miyembro po hindi nagbabago. Kaya lang hindi ko pinaiiral dito ang aking puso po. Kundi ang aking utak. Kasi minsan puso ang ginagamit. Sapagkat ang gusto ko po ay ang tuwid. Ni sino ka? Kahit ano kakalapit. Pag ikaw ay hindi susunod sa batas ng HIPC po, alisin niyo. At ang katotohanan niya na halos karamihan na nang inalis ko, mga kanang kamay ko po nga eh. Oo, mula nang itatag itong HIPC, kasama ko. Nakipag-alaban din. Oo. At hindi rin ako niiniwan. Pero nang makagawa ng kasalanan po, masakit man, inalis ko. Kala nyo sa video na yan, napakalapit yan. Isang room lang kami sa hotel, isang pagkain, lahat. Nagkasala, inalis ko. Marami, kahit si Soriano, wala akong sinisino dito. Kaya lang marami ang dumating na mga balita na mayroong nanghihina na at mayroon na nagbabalak na papalit at hindi kayo uubra. Unang-una, magagalit ang Diyos sa inyo. Tandaan nyo yan. Protektado po ako ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos sapagkat siya ang naglagay sa akin dito. Napakalalim ito na hindi nyo kaya pang unawain sa ngayon. Marami rin na nag-attempt, nasisirain ako kay Ate Borsium. Wala. Hindi nyo lang alam ang katotohanan. So ngayon, ang ating pinag-uusapan ay tungkol ito sa kababalaghan. Kung bakit na sabi kong kababalaghan, sapagkat napakaliwanag po sa lahat ng kasulatan po, ang nakalagay po na soul, ear, soul owner at soul signatory is no other than Tiburcio Villamoro Marcos, aka TBM LSM 666. Bakit ko nasabi na kababalagan? Sapagkat mayroong nangahas na nagpa-interview na ang totoong soul signatory parating pa lang ha, galing sa kabilang dimensyon. Ang edad, 459. Samantala ang kasulatan po, napakaliwanag na nakalagay na ang soul heir, ang soul owner at ang soul signatory po ay naisilang noong August 11, 1948. Eh, kung edad na siya, 459, hindi ka babalagan. Hindi kaya ka babalagan niya na ituro ninyo at interviewin ka, sagot mo. Ang edad ni Dr. Jose Rizal, more than 1,000 years. Hindi masama yun. Eh, kung ikwento nyo sa mga anak at sa apo niya, at marami siyang makakatunggali balang araw na manindigan na Nadia. Ang edad ni Jose Rizal, mahigit na 1,000. Ilan pa lang, 100 pila to, 52? 59 or 56? 159. Anong kamalian yan, ang paniwalaan ninyo? Tapos masabi pang ang OCTT01-4, pega, mali, ang totoo, TCT57, diin, saan?
Kaya nga sa panahon natin ngayon, no, kung hindi ka manalangin at hindi mo gamitin ang iyong utak, talaga nga maliligaw ka. Eh, meron nga dito eh. Naniwala. Ewan ko, ulit-ulit, siguro 100 times na ulit ko. Para malaman ninyo na hindi totoo. Na kung mayroon kayo 1,000 na itaya mo o ilatag mo, ang ibalik sa iyo $500 billion. Kalukuhan. Mayroon din ako alam eh. Sa ilalim ng lupa, may tag 60 metric tons o may volume. Pero latag rin. Katuwing meeting, latag. Billion ang nagasto ng iba. Ako, hindi lang ako nakialam. Nakasariling diskarte nila yan eh. Pero pag pinakailaman na ninyo ako, kayo isusunod ko. Wala rin akong kinatakutan. Alam ko na lahat kayo puro mga matatapang at mabibilis. Pero sabi nga ni Mario, daw sanda pa ko ng mga pukawa busalian ba? Hindi rin takamadlot ninyo. Putangin ninyo. Iba sa inyo, why niko? Manaan nyo muna, dururo pinatay ko. Nagloko. Awat nyo. Lang, relax lang ako kasi ang balita pa lang yan. I-confirm ko pa naman yan. Pero matagal na yan. Isang taon na yan, brother eh. Alam ko lang, binigyan ko lang ng tamang tawag yan, tamang pag-aral at kasi mahirap na lahat na mga inalis ko, hindi lang basta-basta eh, pinag-aaralan ko yan at hindi ako pwedeng kargahan ng iba. Sabihin nila may sip-sip ko lang. O puta nila, hindi pwede sa akin yan. Naririnig lang ako pero so ganyan ha. So sa mga nag-duda-duda, manindigan na kayo. O nga, duda kayo doon, kayo sa kabila. Welcome kayo doon. Buti doon, lagi tuwing tanongin nyo, may pangako. Dito ay ako mangako. Pero siguraduhin ko sa inyo. 100%. Ay, kung mangako ako. Pero kahit hindi nga ako nangako eh. Lumalabas doon, may nangako naman ako. Para nga makumbinsin nilang tao ang makapira. Kasi sabi ng Supremo, pirmado na. Pirmado! Pirmado ang nakapirma, bro. Huwag niyong exaggerate ang mga... Kaya po, sa mga miyembro ko po. At oo nga pala, binabati ko rin si Mama Chi Castellanes sa Babia Command. At ang mga officers and members natin. Ganon din sa San Miguel, sa kay... anak kay Napod, no? Okay, at siyempre sa PIP district, mula dyan na binabati ko sa kay sino ganit sa Banati, si Juan Sungkuya, sa Paruta Cabio, si Julito Balahadya, si Colonel Bungbong, sino ganun doon sa kanan ng kanta, si Garcia, sino? Aridan Garcia, binabati ko rin. At ang doon sa kanan, sa Ahoy, sa Kulasi. Yeah. Hindi pa? No? Lahat po ay binabati ko at binabati ko rin po ang Oriental Mindoro, ang kabuwana ng Mimaropa Kamanda. Sa pangunguna ni General Jojo Tayo at Jojo Abarientos po, ay binabati ko kayong lahat ng magandang hapon. Ganon din sa ating maganda na Inspectorate General si Ma'am Rosalie Tayo at sa kanyang mga kasamahan na mga officers, no? Magandang hapon sa inyo si Karini Ligda. Rini Ligda, magandang hapon. At sa bagyo ang aking kapatid si DC Peralta
Oh, magandang hapon. Sino pa? Mga kapatid, gusto kong batiin kayong lahat. Kaya lang, inaamin ko na makalimutin ako. So it takes ninyo para kayo po ay aking mabati po, no? Nang napakagandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, tumatakbo po ang oras. Ay inuulit ko po na sa pag-uwi namin sa Iloilo po ay magkakaroon tayo ng emergency meeting. Kasi kukunin ko ang akin at ang hindi akin, pakawalan ko. Yan po. Maliwanag yan. Kasi mayroong mga kwento dyan eh. Tulad ng kinikwento ko lagi. Hindi sila umabot sa finishing line. Tandaan niyo po yan. Huwag kayong magpamarka. Kasi pag namarkahan kayo, mahirap nyo na i-erase yan at linisin. Alam ninyo, marami kasi may mga magagandang magsalita. Pero sa mga ordinaryong miyembro po, makinig, makirandam, mag-aral kung sino ang nagsasabi ng totoo. Maring nahirapan na kayo sa haba ng panahon. Kaya parang nawalan kayo ng pag-asa. Lilipat kayo sa bago. Bago nga eh, pero scam yan ah. Sinasamantala nila ang kainaan ninyo. Tandaan nyo yan po ah. Kapag hindi kayo rehistrado sa gobyerno, scam yan. At kanino kayo dudugtong ah? Huwag niyong sabihin sa Alpha Omega, nakalimutan niyo po na ako ang makapangyarihan ngayon sa Alpha Omega sapagkat ibinigay sa akin ang full power of authority. Saan ko ipupunta? Kahit anong sabihin ninyo po. Mawala lang yan pag umuwi na dito sa CTBM. At halos lagi kami nag-uusap. Marami. Kasi alam ko yan eh. Maniwala pa kayo sa mga tan? Awat niya eh. Hindi nga siya, hindi na nga siya harapin eh. TBM dito eh. O, para malaman ninyo. Ilang bisis yan ang punta kay TBM eh. Sino may tao rin ako? TBM, ano karami na mga 2,000? Ah, wala. Totoo yan. At anong sabihin niya sa inyo, matatamis man siya at magagaling ang salita, wala yan. Sapagkat ang puso ni Chairman at ang puso ko, isa na lang. Tandaan niyo yan. Brad, one time, ano dyan ang GPA ko? Alam ko, nanonood ang mga tan. O, tinignan ko, mayroon kayo niyan. At hindi lang kay Tan, sa lahat ng mga officers. Kasi minsan nakapanghihina kasi halos nasa finishing line na kayo. Yan po, abe. Oh, diyan, general power of attorney ko. Yan po, kahit ano sabihin ni Tan, yan ang katapat niya. Ilang bisis yung bumalik, harap kay Tiburso, ayaw na Tiburso. Nag-usap kami, sabi ko, hintuan mo na. Mga tanay, wala yan. Yan po. Kung magkaroon siya ng ganyan, aalis ako. Siya na lang. Yan po. Kung magkaroon siya, malibano kung magawa-gawa siya. Andyan pa nga
maliit naming picture na nagpirma siya. Ini yung video. Oh, yan mayroon diyan. Ah. Yan po, pakita ko sa Tagalilo yan ah, para maniwala kayo kasi niwala pa ko kay Tan. Yung paano, nag-usap kami na oh, parang dito na kuan mo yan. Kaya mga giliw kong mga taga-subaybay, lalo na sa mga HIPC po, manindigan kayo. Pero kung hindi, wala namang problema. Hindi maapektuhan ang programa. Malis kayo? Pag-atawanan ko kayo. Walang mawawala. Kami kasabihan nga kami dito, kahit 10 na lang kami maiwan, matuloy. Kala nyo, kahit kami lang dito eh. Matuloy. Sapagkat andyan na. Ay, ako lang mga takda kasi bayon eh. Kung gusto nyo takda eh, yan o, doon kayo sa latag kasi sinabi na noon na July 4. Ngayon katapusan na naman na. Oh, di doon kayo dahil yan po, lagi may pangako. At yung sa Iloilo ang laging nangangako dyan, huwag kayo maniwala. Wala akong sinabi. Alam niyo paglilinis na ngayon, ah, may intelligence din ako naglilista kung sino ang, wala nyo, pag dating ko dyan. Huwag kayong magpamarka, nasa kabila kayo, umpisa ngayon, uubusin ko kayo. Andiyan, Brad? Uubusin ko talaga kayo. Sabi mo, hinayang ko sa inyo. Kalimutan ko ang pinagsamahan natin noon. Ang inisip ko ngayon. Kalo, patawa kayo. Ayan po. Ayan, video yan eh. O, lagyan mo ng buses. Na? Ay, to. Ulitin. Ayaw nga. O. Bibili tayo sa yan. Yan. Bibili tayo sa sunod ng isa. Oh. Bukas, abili tayo. Bukas, panin mo ko palalan. Bigyan kita ng pabili mamaya. Ayan po, kung paano pinirmahan yan at kung sino sa paligid. Ano eh? Hindi ko ginawa yan. Yan, kita niyo. Channel to? Yung isa, boy. Ah, oh, yan. Ulitin mo, yan. Yan ulit. Yan po mga giliw ko nga taga-subay. Pinakita ko yan to prove na hindi ako nagsasalita ng hindi totoo. O yan, sinapaliwalaan nyo si Tan. Kasi kung magsalita si Tan doon, siya daw. Oh, saan si Tan dyan? Oh, ah, diyan si Brad Mario. Si Brad Ignores diyan. Ayan, tingnan nyo. Wow. Yan po, mga taga Iloilo. Huwag kayong mapadala diyan sa mga nagkutso-kutso sa inyo. Mamarkahan ko ginit kamo. I-reason kung ala nyo, bro. Balaan ko dyan, may power struggle. Kala nyo, hindi ko alam. Na hindi ako lipungoy. Lahat ng kilo sa Iloilo, alam ko. Alam ko rin kung sino dyan ang may plano.
Ala, pamarkagi ka mo? Yan po, kung pinakita ko yan po, para yan sa mga taga-Iloilo na nagadududa pa at naniniwala pa nga kay mga Tani. Yan, mayroon si Tanyan. Tingnan ninyo, untayin ninyo ang unang linggo sa sunod na buwan. Kung mapagod na kayo at gusto kayong lumipat doon sa kabila, go, 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 go! Pagkatapos dito sa Luzon, uuwi ako dyan na naman. Lilinisin ko ang Eastern Visayas po. Tandaan nyo yan. Wala akong inahayangan. Wala general-general sa akon. Lilinisin ko kayo. Tandaan nyo, kung naging general kayo, ako ang nagbigay niyan. Huwag ninyong ipagmalaki na kayo na. Masunto kasi paglilinis ngayon. Linisin ko talaga to. Hindi ko kailangan dito parami-rami. At saka binabati ko rin at binibigyan ng importansya si General Emilio Chan, ang tapat na general ko. Ang iba, wala na akong tiwala. Kung general ko kayo, sana nakipag-contact kayo paminsan-minsan sa akin. Wala. Ang narinig ko dito, hindi nyo kaya. Buti lang, naging matalino ako. Majority pa rin. At kahit, ayan, kung gawa kayo ng sarili nyong organisasyon, pero yung it's a PC ko ninyo, sa akin, hindi mangyari yan. Maliban lang kung gagawa kayo ng inyo, pwede yun. Pero kung gagawa kayo, hindi pwede yun. Kaya mga giliw kong mga taga-subaybay po, sana po ay naging malinaw sa inyo. Mula ngayon, ang dalangin ko sana wala sa mga miyembro ko sa HFPC ang maniniwala sa mga kababalaghan na ano ang mga kwento. Kaya sayang ka, sinutukin na ang ngalan niya to. Babae, Bla, sino ang ngalan niya? Sayang ka. Hindi naman siya nagkuhan eh. Hindi na sa na hindi na siguro marami ang mag-assisi dito. Ito pa lang pangalan niya si Delia Sanidad. Hindi bali si ang isa na ito ay baka hindi tanga ang miyembro to baka hindi natin miyembro si Joey Ramirez. Baka hindi miyembro. Pero ito nagsabi na miyembro siya. So, ikaw, Delia Sanidad, on process na ikaw po maisa dyan sa nakasabit dyan na mayroong notice to the public. Kung ayan ang paniwala mo, din doon ka sa kay prinsipe na wala pang pangalan at ang iyong sole signatory na manggaling pa sa kabilang dimension. Doon ka. Ganyan po, mga giliw kong taga-subaybay. Marami pa tayong pag-uusapan. May intermission number tayo na dapat bigyan natin ng pansin. Abe, brother, ang bukas, bibili tayo ng isa.
kanina kong sinabi mo. Aha. Kasi nabubuhay ako sa musika, hindi sa kababalaghan. Hindi mag-music muna ako. Para abe, yan lang pala brad. Ayaw yung music ko na. Yan. Yung Christian na kwan ko, spiritual music ko. Para kwan. Kasi mag... Ano? Subong nga ito? Wala pa? Hindi pa ka, di daw makakuha. Wala kabuluhan.
Po, maraming salamat sa napakagandang tugtugin po, no? Na nakaka-inspire sa atin. Sa mga giliw ko nga, mga taga-subaybay po, ay mamaya po ay aming isend ito sa mga masusugid naming taga-pakinig, taga-subaybay po, para inyo makita po. Sapagkat mayroong naghahak ng programa na ito para po iligaw ang mga nanonood po. So ganyan tayo po ang aking masasabi po, na sa mga matiyaga at makapaghintay po, maghintay kayo, huwag kayong paabot or malaman na kayo po ay doon pa sa mga kababalaghan at kahiwagaan na hindi mapaniwalaan po. Nagsasayang kayo ng inyong panahon at pagtitiwala po. Dito kayo maniwala sa may mga dokumentadong hawak at yan po ay nirecognize po ng ating pamamalaan. Kaya magandang hapon. Sa uli ay binabati ko ang ating mga miyembro po na sumusubaybay ng ating programa. Dito po sa aking monitor ay wala nang nakasubaybay at nagpadala ng kanilang mga text messages, sapagkat po ay dinidirekta na namin ito na pagkatapos ng programa po ay inyo na mapanood sa inyong mga cellphone or mga computer, sapagkat ito po ay automatic naming ipapasa po sa bawat isa sa inyo para inyong mapanood at mapakinggan. Sabagay, mas maganda na samtang nagsalita ako, hindi naman kailangan ang mayroong pangkwan, no? Mga pagbase. No. Sige po, magandang hapon sa inyo. Tayo po ay patapos na ng bahagi ng ating programa po. Ngunit tulad ng dati po, di ko alam kung mayroon akong damdamin na nasasaktan sa aking paraan ng pananalita po. Pero ganyan lang po ang ugali ko, na pag ako ay inaatake ay nagkakaroon ako ng mga reaksyon na hindi ko inaasahan, at maging kayo rin ay hindi ninyo inaasahan. Ngunit patuloy kong idinadalangin sa Panginoon na huwag niya akong pabayaan. Bigyan ng kapayapaan ang aking puso at damdamin, isipan, na tulad ngayon na mapayapa po. Kaya lang kanina, sapagkat marami kasing mga balita na dumating sa akin na mayroong mga mag-revolt or magkaroon ng kababahagi ang organisasyon, dahil mayroong nagpapakilala na general din, at siguro hindi na siya magpapasakop at umihintay lang ng pagkakataon. Pero hindi rin ako papayag na mangyari yan. Kung ang ibig sabihin, kung humiwalay kayo dahil marami kayong na-convince na mga miyembro, ay magtayo kayo ng sarili ninyong organisasyon para maging legal ang inyong pangsyon po. Ngunit ang mga mananatili po sa organisasyon ng HIPC po, ito lang ang masasabi ko sa inyo, hindi kayo mag-asasayang. Maring matagal lang. Kasi bigyan ninyo ng pag-aral. Kahit ikaw mag-tanim ng puno, halimbawa mangga po, santulman o abukado, maghintay ka pa ng mahabang panahon bago mo ma-harvest yan. Kahit nga magtanim ka lang ng palay, may takdang panahon yan. Huwag yung isip niyo dahil nakamembro kayo dito,
ay mag-imagine na kayo at magpapapantasya na tatanggap na kayo ng million-million. Walang ganyan na. Wala. At yan po ay hintay tayo ng tamang panahon. At yan po ay napakadali na lamang sapagkat bilang leader po, alam ko ang takbo. Kailan ko nga sabihin ko yan ngayon, baka hindi ka na makatulog dito ng lapit ng mga tao sapagkat alam mo naman, pag andyan na yan, pero hindi, iba na ang style ko ngayon. Malalaman ninyo ito siguro. Andyan na. No? Napakalapit na po. At siguraduhin ko sa inyo. Alam ninyo, maraming ang paraan ng demonyo para sirain or wasakin ang organisasyon na ito. Napakahiyag na yan po. Kaya sa mga miyembro ng HIPC po, mag-atiis kayo sapagkat darating ang panahon po, aani kayo ng inyong pinaghirapan. Sa bagay, hindi natin masabi na pinaghirapan kasi naghihintay lang naman kayo. Ibig sabihin, aanihin ninyo ang matagal ninyong paghihintay. Kasi sapagkat darating yan. So, muli, magandang hapon sa aking mga tapat na mga heneral. At yan po, pinapasalamatan ko si General Lampinggalo, no, si General Imlani Ani, si General Dumisol Goni, no, si Mama Aslea Abdullah, si Ma'am Leims, yung mga bumabati pa at nagpapahiwatig na nandyan pa sila. Pero sa mga heneral na hindi ko rin nabati, hindi rin napapahiwatig, ibig sabihin, useless ka. No? Okay. Darating ang takdang panahon na magkahiwalay tayo. Kung inyong napansin po ang karamihan ng inaalis ko dito, mga heneral eh. Sapagkat ambisyoso at gumagawa na ng labag sa ating konstitusyon and bylaws. So, ganyan po. Binabati ko uli ang mga masisipag na mga IT din doon sa General Headquarters. Si Ma'am Apura, binabati kita Ma'am Apura sapagkat sa kabila ng mayroon tayong lockdown ay nagagampanan mo pa rin ang iyong papel bilang corporate secretary. Sa kay Ma'am Jane Sambas, magandang hapon. Si Walen Joy Pilarca, no? Lahat dyan po ay salamat na salamat sa mga kay Raydan Garcia na palagi ko lang makikita sa monitor ang kanyang pangalan na sumusubaybay po. At pagdating ko po, i-promote kita sapagkat yan po ang ganti ng inyong katapatan sa akin po. At kahit sino pa ang sabi sa inyo ng maraming paninira po, huwag kayong maniwala habang ako po ay nakatayo pa dito sa itaas. Walang makasisira nito. Ambisyonin man nila na kukunin ito, paano nyo makuha? Maring sa Iloilo lang eh, kilala kayo dyan. Pero sigurado ko, sa Manila at Mindanao po, sa Mindoro, sa Palawan, hindi kayo kilala. Minsan nalulungkot ako kasi may mga taong makakita lang ng oportunidad ay
Anyway, ganyan lang yun na dahil patungo na tayo sa sa tagumpay at napakalapit na. Kaya nga nagkukumahog na rin ang demonyo para hindi matuloy at masisira ito. Pero habang ako po ay ginagabayan din ng Panginoong Diyos po, huwag kayong mabahala, no? Sapagkat harapin ko yan at ang papel ninyo po ay maghintay lang naman eh. Sa hindi makapaghintay, di alis lang, kasimple niyan. Alis lang. Hindi kayo makapaghintay, ganyan. Pag-aralan ko yan, mayroon na naman tayong abogado ngayon na magtatanggol ng HIPC po. Mayroong abogado na kapatid na siyang magtatanggol sa HIPC. So magandang hapon na sa lahat, lalo na sa mga masugid at giliw kong mga taga-subaybay, ang mga miyembro po ng HIPC na tapat. Salamat sa inyong patuloy na suporta. Pero higit sa lahat at sa ibabaw ng lahat, ang pinapasalamatan ko po ang ating Panginoong Diyos, Ama, sapagkat hindi niya ako pinababayaan. Sa araw-araw po ay pinagkaloob niya ang malusog na pangangatawan at maayos at magandang pakiramdam. Ama, maraming salamat po sa buong panahon ng programa po. Hindi mo kami iniwan. Iningatan mo kami at ginabayan po. Darating ang gabi, Ama, ang dalangin ko. Nasa na po, bantayan mo kami maging sa aming pagtulog at bakuran mo ng iyong banal na kapangyarihan ang lugar na ito na hindi kami mapasok po ng mga masasamang tao. At bukas po, pukawin mo, gisingin mo kami ng madaling araw pa para maghanda kami, haharap kami sa iyo, Ama, sapagkat muli kaming sasamba sa iyo. Iyan po ang aming tungkulin bilang mga anak mo po. Kaya batayan mo kami at kung ano man ang aming mga gawain bukas, Ama, patuloy mo kaming gabayan. Pasumpong mo sa amin ang mga biyaya na galing sa iyo para may magamit kami sa araw-araw naming pangangailangan, lalo na ang aming kakainin. Higit sa lahat at sa ibabaw ng lahat po, patuloy mong gabayan ang aming tagapamahalang pangkalahatan, Ama. Ingatan mo ang kanyang buhay, isang galangmos niya sa mga kaaway. Patuloy mong ipagkaloob ang mabuting pangangatawan at mahabang buhay po para kaming lahat na mga anak mo ay magabayan patungo sa sakdal na buhay na karapat dapat po na humarap sa araw ng paghukom at tatanggap kami ng ipinangako mong kaligtasan po. Patawarin mo rin ang aming mga pagkakasala, lalo na ako, sa isip, sa salita at sa gawa. Kung mayroon man kaming mga nasaktan, Ama, ay tulungan mo kami. Handa kaming humingi ng kapatawaran kung iyan ang kalooban mo. At gabayan mo kami sa aming mga ginagawa sa araw-araw at iwas mo kami sa mga masasama. Panginoong Hesukristo, inilapit ko sa iyo ang aking mga dalangin sa Ama. Pamagitan mo ito po, lalo na ang paghingi ng awa at kapatawaran ng aming mga pagkulang at kasalanan. Ama, patuloy akong dumadalangin. Lubos ang aking pananampalataya po. Na dininig mo ang dalangin kong ito, at tanggapin namin ang mga hinihiling namin, sapagkat po idinadalangin ko po ito sa iyo lahat sa pamamagitan ng banal na pangalan at karapatan ng aming mananakop at
tagapagligtas na si Panginoong Jesucristo po. Amen. Amen. Tugtugin. Uli ha. Ganyan na araw-araw ganyan. Konting hintay lang po mga giliw namin taga-subaybay bago tayo mag-takip or mag-close ay ugaliin natin makinig ng ating theme song, ang spiritual song na makapag-inspire sa atin. Alipin